A blessed day to all. I welcome you in this Holy Mass from the Shrine of Jesus the Divine Word. Some years ago, I think 2 years, naglalakad po ako sa isang mall. Then one thing caught my attention. Sa isang religious store, nakapost po yung magazine na Kirigma by Nabo Sanchez. Pero of all the things, what caught me, last issue na pala yun. After 30 years in printing, last issue. Tapos, syempre naman, very sentimental sa akin yun, I made sure to grab a copy. Tapos yung nandun po sa harapan ng front cover ng magazines, nakalagay doon, you have to end to begin anew. Sa Tagalog, minsan sa buhay, kailangan daw wakasan ang isang bagay para makapagsimula. I think that makes sense. Yun din po ang point kasi ng gospel for today. Is for Jesus, we have to avoid replaying in the past, especially if the past is not working. Okay lang sana if it's working. But if it's not working, why keep on replaying? Focus on the present. Handle well the respond to the present. That's the point of Jesus. Do not be afraid to begin anew or to start something new. Like po na pagbasa ko, yung unang reaction ko when the magazine was about to end the announcement, I feel so sad. Sabi ko, sayang naman, 30 years. Kasi malaking tulong sa akin ang magazine. Kasi the magazine publishes stories of people, how God helped them, how God helped them, heal them. Pero sa pagbukas ko ng magazine, Boss Sanchez said, do not worry. Although 1-4 may wabukas na namin itong printing, but we will still be online. Means, ibig sabihin, ang message sa ating lahat, do not be afraid to begin anew or start something new. Minsan kasi, iniisip natin, ako hindi ko yan kaya. Pero remind yourself, naisip mo lang yan at pakiramdam mo lang yan. Just start it. Later on, you will realize, kaya naman pala. So do not live in the past or live according to your opinion about yourself. Ang tanong ngayon, then how to start Father anew? Paano magsimula uli? Especially ngayong pandemic, maraming nagka-problema sa source of income, some relatives died, some many doors closed. So how to enter new doors, Father? How to start? Una muna, I think we need to cooperate in God's grace. Kailangan po yung ating cooperation. Ano ibig sabihin nun? Naalala ko ng bata ako, around mga elementary, meron po akong natutunan na manirisem sa mukha. Yung ilong ko, iniikot-ikot ko, pati yung aking bibig, to the point na automatic na siya. Kaya mga kalaro ko, lagi akong tinatawanan. Eh, yung ilong mo umiikot. Sabi ko, hindi naman ah. Pero pag tinitingnan ko sa ano, totoo nga pala, automatically, I'm doing it without thinking about it. Sabi na nanay ko, try mo pigilan kasi mawala din yan. Tinatry ko naman. Pero minsan, umaandar siya, wala sa, bigla na lang siyang ano, parang na, nasana yung ilong ko gumalaw. Pero I tried to listen to the advice of my mother. I just keep daw repeating, training myself na huwag na gumalaw yung ilong. True enough, mga ilang buwan, nawala. Sa tingin nyo, what if kung I give up trying that time? What if I give up trying? I did not listen to my mother na I can end what is, kaya kong wakasan yung hindi tama. Baka ngayon, sa misa, gumaganon pa rin ako. Pero ibig sabihin, that to give you an idea, kung meron rin po kayong problema pinagdadaanan, minsan yung being anxious, being warrior, being pessimistic, don't worry, cooperate in God's grace. Try to repeat it, train yourself. Later on, you will see, you will outgrow it. Believe in God's grace. Believe in yourself. My point here, by God's grace, kaya pala natin baguhin yung mga nakagawain natin na pag-uugali, mannerism, attitude.
even some addictions. Kaya gusto ko yung magazine ni Boss Sanchez na Kerigma, kasi pinapakita doon sa mga kwentong iyon how people was able to be freed, naging malaya sila, how God freed them from the imprisonment, na pwede palang matakasan natin yung mga habits na self-destructive and self-defeating. So what is needed? Always trust in God that He can help you. Also remember, trust also yourself that you can do it. Just keep on repeating and be persisting. Wag na wag sasabihin ng sarili na masarap kasi Father yung lumang alak. Kasi ibig sabihin nito, okay na kayo sa sitwasyon nyo ngayon. You are used to it. But for the Lord, no. Don't choose darkness. Kung pinadala man ng Ama kanyang anak sa lupang ibabaw, it's for Jesus to open the door for us, the light. Always choose the light. Hindi po natin kapalaran ang manahimik at mabuhay sa kadiliman. For Jesus, ang kapalaran natin ay ilaw, hindi ang dilim. Ililahanin niyo na lang po yung ilong ko. Kung di ko ginawa ng paraan yon, baka ngayon, umiikot pa ang ilong ko ngayon. Kaya naman pala magsimula ng panibago. Pangalawa rin po ang lesson ng gospel ngayon sa atin, also based from the gospel, do not be afraid to start or begin. Wag na wag talaga, you can still begin again. Minsan kasi po, especially ngayong pandemic, many people are anxious, worried, fearful. Normal lang yan. Kasi po pala, ang tao na anxious siya, nagiging worrier and fearful, especially pag may nahalata siya na parang threat or harm. Eh, totoo naman talaga, nandiyan ang virus harming us. Our livelihood is at stake. Totoo, we have a reason to be anxious. It's normal. If you feel anxious, worrier, it's normal because there are threats around. Maraming businesses and works closed down. And I can imagine the effect of that to many people. Many will be left insecure, worried, kasi the situation will pose a great threat and harm. But again, remind yourself, there is a bright tomorrow. Yan ang point ni Jesus. You can choose to respond differently, not by being a warrior, but being trusting, not to become fearful, but to become courageous, not to become anxious, but to surrender yourself to the Lord. You have the choice through God's grace. Do not say, okay na uminom ako ng alak na luma. No, you deserve a new wine. You deserve a new wine. There's a bright tomorrow. We must be ready to let go the old wine skin and accept the challenges of today. So always remember, God is faithful and there are still bright possibilities, unlimited possibilities. So when you see yourself being negative, anxious, fearful, remind yourself, I need to shift my perspective. A perspective rooted in faith, hope, and love. Parang kapatid ko, ang nangyari bago mag-pandemic, may trabaho sana siya maganda, 1 month pa lang sana, and he was aspiring for that work. After 1 month, nag-pandemic, ngayon he was at loss at the beginning. You know how he started all over again. Nagtinda siya ng yung ulam na binabalot. Kung iba iisipin, nahihiya. Baka isipin ng mga friends ko, nag-poor na kami. Okay lang. What's wrong to start again? After 1 year and 6 months, medyo naging stable na rin yung business ng kapatid ko. So, always be open. Always be open. When you feel pessimistic, you are dwelling on the old wineskin. Go to the new wine. Sabi po ni Boss Sanchez doon sa magazine, bakit they have to let go the print media, yung printing of the magazine? Because people wants online. Siyempre naman, bakit mo pipilitin mag-print ka pa? Ang gusto ng people online. Tapos sabi ni Boss Sanchez, you must let go to create a space
in your heart for something new. So sana in your prayer, tell this to yourself, Lord, by your grace, create a space in my mind, in my heart and soul, that I can see new things, new doors, and that I will have new attitude for me to use, so that I can go wherever you are leading me anew. Tell the Lord, Lord, lead me. I trust in you. To close this homily, I would like to leave you a short quotation. True indeed, sometimes, nowadays, we have few opportunities. But remember this, hindi ibig sabihin na konting oportunidad, it does not mean that there is no more bright possibilities. Iba ang opportunity sa possibilities. Diyan papasok ang faith. Faith will help you see that there is unlimited possibilities the Lord has planned for us. Gaya na isang araw, diyan sa guardhouse ng ano. Usually, nakikita ko yung mga food delivery driver, mga lalaki. Pero, yung one day nakita ko, magandang dilag ang nag-drive ng food delivery. So you see, you really have to adapt and embrace whatever the Lord is telling you to do for the moment. To survive, to be helpful, and to be of service. God bless everyone.